Vanessa, mukos na kadilim. Ano naman kasalanan ko sa'yo? Pagbuhay ka na dito. At kapag tumakas ka, papatayin kita. Ano mali to? Anong mali sa pagkakaibigan natin? Alam naman natin na hindi lang to basta-basta pagkakaibigan. Sapilitan niyo akong ginawang alila simula nang ginakasama ako para maging asawa mo. Ano nga yung paulit-ulit mo sinabi sa akin? Na wala akong kwentang ina sa ating dalawa. Hindi ako nagpalaki ng isang halimaw. Bobby, anong nangyayari sa'yo? Bobby? Wala akong makita, Sally. Wala akong makita. Sally? Bob? Bobby? Hospital. Mga kapuso, ako ay may tanong para sa mga mag-aasawa. Sa mga Mr. John. Kayo ba? Kapag na-discovery ninyong may ibang lalaki si Mrs., anong gagawin ninyo? At sa mga Mrs. naman, kapag kayo ay paulit-ulit na sinasaktan ni Mr. at minamaltrato ng inyong biyanan, magtitiis na lang ba kayo habang buhay? Yan ang ating sasagutin ngayong gabi dito sa totoong kwento na ang dalawang puso na kapwa dumaan sa masasakit na karanasan sa kanya-kanyang partner sa buhay. Sila ba ay magkakaroon pa ng second chance sa forever? Bernard, who is she? Hindi alam, itim, malas. Why is she wearing the collar of death on your birthday? Ma, siya yung sinasabi ko sa inyo. Siya yung babaeng patay na patay ako. Ah, tuloy. Sorry. Bernard, sorry ah. Hindi ko alam na malas pala itong suot kong damit. At hindi ko din alam na birthday mo. Ang sabi kasi sa akin ni Aryan... Bakit? Tutuloy ka ba if they told you the truth? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na may boyfriend na ako. At ilang buwan na lang, pupunta na ako ng Hong Kong para magtrabaho. Ito na yung second chance ko para makatulong sa pamilya ko. At ako. Ako yung final chance mo. Para sa masaya at masiganang buhay. Sorry, Bernard. Happy birthday na lang. Sandali. Please stay, ha? Lito. Mare. Promise, ito lang, tapos bukas. Panibagong chapter ng buhay natin. Hindi na kita kukulitin. Bagong chapter at pagkakaibigan. Sali, kwento mo nga sa amin ang kinalakihan mong pamilya at saka sa pag-aaral. Kamusta yung buhay ninyo nun? Bali po ako lumaki sa isang simpleng pamilya lang po. Bali yung father ko, isa lang po siyang laborer. At the same time po yung mother ko naman po housewife lang po. Uh-oh. And then yung sa pag-aaral ko po, hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Teka muna, paano mo nakilala si Bernard? Yung isa sa mga kaibigan ko, pinsan niya. Pinsan niya? Opo. So yung pinsan niya ang nagpakilala sa'yo? Opo. Pero hindi po sinabi ng pinsan niya po na magpinsan po sila. Ayaw mo sa kanya? O anong ginawa niya para mapasagot ka? Ano po, gumawa po siya ng isang party. Ano nangyari sa party? Ngayon the time na yon hindi okay na. Hindi enjoy na po bawat isa. Oo. Hanggang sa umabot na yung time na yun na naramdaman ko, Tita Mel. Ayun na. Parang nahihilo po ako. Oo. Na po. Hayop ka! Kano kino ko sa akin, ha? Kinuha mo sa akin. New chapter, di ba? Ito na yun. New chapter ng buhay mo bilang asawa ko.
Ikaw yun. Kahit sa panaginip, hindi ako magpapakasal sa kagaya mong demonyo! Alam mo, Sally, wala akong gusto na hindi ko nakukuha. Nakatatakbo. Sa pamilya mo. Sa boyfriend mo. Paano kung malaman nilang may nangyari sa atin? Tatanggapin nga pa kaya nila? Paano kung mabuntis ka? This is your life now, Sally. Dahil sa nangyari, ay napilitan si Sally na magpakasal kay Bernard at hindi na niya nagawang magpakita pa sa kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang sa... Ikyong-kyong ay chikidwe. Iyong-ki bohola. Anong gagawin ko dyan sa anak niyong babae? Pambayad utang? Ma, Sally's just barely 4 months. Paano niyo naman nasabi na babae magiging anak namin? Tena mo, itsura. Pangit. Puro tigyawat. Tuyo balat, taas tumbok nansyan, babae. Ma, alam mo, namiss ko yung luto mo. Luto ka naman. Yan, diyan ka magaling. Magaling ka, lambing o halingan ah. Kain-kain paborito mong buting. Yan ah. Saan ka pupunta? Kakain na tayo. Halika na. Mamaya na yan kain. Ayoko yung kasabay. Noon pa man, ramdam na ni Sally na magiging impyerno ang buhay niya kay Bernard at hindi nga siya nagkamali. Doon kayo tumira sa bahay nila? Opo. Oh, paano ka naman trato sa'yo? Sa loob ng bahay? Ginawa po akong ano, sunod-sunuran doon sa utos po nila. Ginapakatulong na po. Kasi every time na kung saan sila pupunta, ako po yung naghahakot lahat ng mga gamit nila. Oo. Tapos pinapasama po ako doon sa mga katulong niya. Natiis mo yung ganun? Yes po, kasi po... Eh hindi... si Bernard, ganun din? Opo, hindi po kasi wala, hindi po alam ng pamilya ko po. Nung that time na sumama po ako sa iniisa po sa pamilya ko, wala po silang alam. Oo. Hindi po nila alam talaga. Kaya tiniis ko na lang po. Ay, nagbuntis ka ulit? May lalaki kang anak? Opo. Yung dumating na po yung lalaki, nung nalaman po nila nagpa-ultrasound ako yung lalaki, umiba na po yung trato po sa akin. Ah, bumait. Opo. Lahat po sila bumait, pati mga kapatid po niya. Oo. Kasi siya po yung lalaki na unang magkakaroon ng may lalaki din pong anak. Ayun. Kaya ano, lahat ibinibigay sa akin, pinapatsikin, sinasama. Pero biyanan ko pa rin po ang nasusunod kung ano pong gagawin ko. Oo. Pero po nung nanganak na ako, wala na rin, parang ano na rin. Maging ang anak nilang babae ay naranasan din ang pangapi nito. Sally, ano ba? Kanina ka pa dyan ah. Papakainin mo ba ako o hayaan mo kung malipasan ng gutom dito? Tulungan mo kasi yung katulong, ano ba? Ay, talaga magdidilim ang paningin ko sa'yo. Sige na. O, nalabhan mo ba ng maayos yan? Ipapaulit ko yan sa'yo. Ah, anak, akin eh. Ah, umuupo ka dito. Sabayan mo yung papa mo kumain para makapagpahinga ka na ha. Binibaby mo kasi. Yung baby mo! Yung baby si Sunny Boy! Tangnalong patahimikin mo naman! Ano ba naman, Sally? Hanggang kanto, dinig ko apo ko ang ingay-ingay. Ano kang klase ina hindi mo mamatahan ng anak mo?
Makanina ko pa po siya pinaibigyan ng gatas, pero ayaw po niya uminom eh. Pag kinakarga ko po, lalo po siyang umiiyak. Baka pwede pong dalas-dalasan yung pagtabi sa akin ni Sunny Boy. Kasi lagi po siya nangingilala sa sarili niyang ina eh. Sorry, ako. Ikaw ang sinisisi ng sarili mong ina sa pagkawala ng amor mo sa kanya. Huwag ka mag-alala. Magmula ngayon, sa lola ka tatabi sa pagtulog. Ma! Huwag naman huwag ganun. Mas narin niyo po nilalayo yung anak ko sa akin eh. Anak ko pa rin po siya. Anak mo talaga. Sunny Boy. Ma! Ika sa lola. Ma! Bernard! Bernard, ano ba? Hayaan mo na lang ba yung nanay mo? Bababayaan mo na lang yun? Parang ako mo na, bumukod na tayo. Pati yung mga anak mo na dadamay sa ugali ng nanay mo. Pa! Tama na po! Tama na! Ma! Bakit ba ganito yung buhay natin? Kasalanan ko ba? Totoo ba yung sinabi ni Lola na malas ako, na wala akong kwenta, kaya tumigil na lang ako sa pag-aaral? Para pakasalan na lang ako sa pinagkakautangan nila. Anak, hindi totoo yun ha. Huwag ka makikinig sa kanila. At lalong hindi totoo, wala kang kwenta. Hindi ka titigil sa pag-aaral mo. Tatabahin natin yung mga pangarap mo. Pinapangako ko sa'yo, anistay sa impero ng bahay na to. Huwag ka makikinig sa kanila. Sa kagustuhang makalaya sa kamay ng pamilya ni Bernard, lihim na nag-apply si Sally para makapagtrabaho sa ibang bansa bilang kasambahay. May trabaho doon po silang mag-asawa. Uh-huh. Sabi ko sa kanila, pwede po niyo po ba akong tulungan? Gusto ko lang po sanang kumuha ng ID, yung isang papeles doon sa bayan. Hindi ko po alam kung paano pupunta. Uh-huh. Sabi po sa akin, sige, pwede kang sumama sa akin. Bakit naman yun ang naisipan mo? Kasi po, may mga naalala ko po yung mga kaibigan ko po dati na pagka mayroong problema po na ganun, nagpuporsiging mag-OFW para magbago daw po yung buhay. Pero... Sally! Sally, asan yung puting polo shirt ko? Pupunta ka ng Qatar? Gagawin ko yan para kay Sasa. Hayaan mo na ako. Hindi ka alistar. Wag! Parang awo mo na. Pang naloob, yun na lang yung pag-asa ko, Bernard. Nakikiusap ako sa'yo, wag, Bernard. Parang awo mo na. Payagan mo na ako. Bernard. Hindi ka alistar. Wag! Parang awo mo na. Pang naloob, yun na lang yung pag-asa ko, Bernard. Nakikiusap ako sa'yo, wag, Bernard. Parang awa mo na, payagan mo na ako. Bernard. Hindi ka alis, ha? Kaya tanggapin mo na, na ito na yung buhay mo. Eh, hindi itong buhay na ginusto ko. Ginahasa mo ako. Punersa mo ako sa kadiliman. Ano pong kasalanan ko sa'yo? Ha? Ang gusto ko lang naman maging masaya kami mag-iina. Bakit ba ang damot-damot mo? Bakit ba ang sumo-sumo mo? Pangbuhay ka na dito. At kapag tumakas ka, papatayin kita. Thank you.
Ang ginawa ko naman ito, umalis po siya. Naghanap po ako ng scotch tape. Oh. Pinagdikit-dikit ko po yun. Paano ka nakatakas? Tinulungan po ako ng isang magsasaka. At kakilala niya po yung biyanan ko. Naawa po sa akin. Oo. Ayun, bali yung pinasok niya doon sa bayong, yung mga ano ko, papers ko. Mm-mm. Yun po, napunta ako ng bayan. Dahil po napalusot namin yung papers. Kasi tinitingnan po ng biyanan ko kung saan ako po, may bit-bit pa ako o ano. Oo. Sabi ko wala, sasama lang po ako doon sa ano. Sa magsasaka na yon na may bibilin sa bayan, may bibilin din po ako. O sige, binigyan pa po ako ng pera. Mm-hmm. Naghingi ako sa kanya. O sige, sige po. That time, parang nasa mudo po siya. So, sumama po ako doon. Nung sumama na po ako doon, buno po yung loob ko. Hindi po ako nagpalit ng damit. Uh-huh. Yun pa rin pong pambahay para hindi po sila magduda po sa akin. Hello? Si Sunny Boy. Buong araw na nag-iiyak dito, may sakit. Ha? Huh? Bakit? Ba't hindi yung tinadala sa ospital? Kapag may nangyaring masama sa anak mo, kasalanan mo, ha? Iniwan mo kasi, irresponsable ka. Oh! Bernard. Hello? Bernard! Ma, huwag na po kayo mag-alala. Nadayin na po siya ni Lola sa ospital. Pasensya ka na, anak. Wala ako dyan, ha? Bantay mong maigi ang kapatid mo. At huwag mo nang pababayaan yung sarili mo. Opo, Ma. Kayo rin po dyan. I love you. I love you din po. Hi! Accept mo naman yung friend request ko. Bakit ba? Ang kulit mo. May anak na ako. Hindi na tayo bata. Para sa mga landian. At yung love-love na yan, hindi yan para sa akin. May anak ka na rin pala. Kung pwede lang, no, hindi sana nila maranasan ang mga sakit na dinanas natin. Sino pinumubuting tao, sila pang lagi nasasaktan. Sally, kailangan mo nang kausap. Dito lang ako, ah. Sana maging kaibigan tayo. Hindi ko lang po pinapansin nung una yung nag-request siya sa akin. Oo. Wala-wala po ako kasi lagi po sinasabi ng mga friend ko, naku, huwag ka na magpaluko dyan, naluko ka na nga eh. Mm-mm. Baka mamaya maulit ang nangyari sa iyo. So, ganong katagal ka nang wala nung ano, nung nakilala mo si Bobby? Nung 5 years po. So, walang nagpakilala sa inyo? Wala online po. Online mo lang siya nakilala? Oo po, saps lang po. Paano? Paano ba yun? Ano, nag-friend request siya sa akin tapos nag-hi lang po siya. Oo. Yun lang. Tapos, in-scroll ko lang yung background niya, ganun. Ganun din po siya. Ang dami niya po may sasabi, pero hindi ko po pinapansin. Oo. Then after mga ilang months pa po, nag-hi lang po ulit ako sa akin. Yun, na-start na po. Tapos nakipagkwento na po siya sa akin ng buhay niya. Ayun, nakipag-share kaming dalawa. Hanggang sa umuwi si Sally ng ikasal ang kapatid niyang matagal na niyang hindi nakikita. Pati na ang kanyang anak na si Sasa.
Alam kong napakalaking sakripisyo ang nagawa niyo para lang makagraduate ako. Bakit naman po ganyan? Nakangiti nga po kayo, pero yung mga mata niyo naman. Iniisip ko lang yung bunso natin, si Sunny Boy. Sana balang araw magkasama-sama tayo ulit. At mangyayari po yan. Basta ako, magtatrabaho ng mabuti. Para balang araw makuha po natin siya. At ikaw naman po, hindi na babalik pa sa ibang bansa. Pero ikaw ba, Ma? Ano bang mga gusto mong gawin? Anong gusto ko? Opo. Gusto mo ba magbakasyon? O kaya magtayo ng negosyo? Puro na lang kasi kami yung iniisip mo eh. Nung ikaw naman po sana. Ma, tapos na ni Tita Eileen yung mga pics natin nung kasal nila. Ang cute-cute talaga nila Tita Eileen tsaka ni Tito Gary. Mukhang in love na in love sa isa't isa. Tignan mo nga, meron pa dito. Sa wakas ay nagdesisyon si Sally na makipagkita na kay Bobby. Sorry, hindi ko pa pala kaya. Pasensya na. Ano naman ang tumatakbo sa isip mo noon? Namamasyal ka mag-isa doon, di kasi iniput itong babaeng ito. Wala po. Baka siguro inisip ko, baka sinubukan lang ako nito. Kaya nag-set uli ako ng magkikita uli kami. Ako ito pinagsigaan mo ha? Nag-set ka na naman ng ano, date ha? Ah, Sally! Sally! Bobby, pasensya ka na. Hindi ko alam kung bakit nandito ako. Pero mali to. Bakit mali? Anong mali sa pagkakaibigan natin? Bobby, pwede ba? Hindi na tayo mga bata. Alam naman natin na hindi lang to basta-basta pagkakaibigan. At ayoko na masaktan ulit. Sabi sa tingin mo, sasaktan kita. Alam ko yung pakiramdam ng sinasaktan, ng dinudurog ng paulit-ulit. Paulit-ulit na parang wala na akong tinanang hiya at halaga sa sarili ko. Minahal ko si Susan kahit na may anak na siya sa pagkadalaga. Kahit tutol pa ang mga magulang ko. Pero nahuli ko siya na may ibang lalaki. Isang beses, dalawa. Binigay ko lahat sa'yo, Susan. Pinatawad kita sa lahat ng panluloko mo sa akin! Halos pagtungunan ako ng lahat! Dahil sa magpapaipot ko sa'yo! Mahal na mahal kita! Ano ba hindi ko kaya bigay? Ano ba nabibigay ng lahat ng lalaki mo na hindi ko nabibigay?
Ano ba? Ano? Ano sabihin mo? Ano? Ano ba? Ano? Ha? Ayokong tanggapin sa sarili ko na yun na lang ako. Na hindi ako karapat dapat mahalin. Mabuti akong tao, Sally. At alam ko ganun ka rin. Sa maikling panahon na nag-usap tayo, gusto na kita. Nagkaroon ako ng pag-asa. At tumibok ang puso ko. Sally, hindi ko naman hinihiling na mahalin mo ako agad. Ang inihiling ko lang ay pagbigyan mo ng pagkakataon ang sarili natin na maging masaya, na magmahal ulit. Sally. Bobby, pasensya ka na. Babalik din kasi ako ng Hong Kong. Kailangan ko magtrabaho. Sally. Ngunit sa paglipas ng mga araw, kahit anong tanggi ni Sally ay hindi mawala sa isip niya si Bobby. Hanggang sa... Uy, pare, tinitingin mo dyan. Baka mabali yung liig mo. Baka tingin mo sa mga eroplano dumadaan. Wala eh. Sali, hindi na nagre-reply. Baka tumuloy na yun sa Hong Kong. Lumipad na palayo ang second chance ko sa forever, pare. Baka hindi pa. Baka hindi na. Kahit nakakatakot, gusto ko ulit subukan na magmahal. Yung natiyak mo na siya na talaga, gusto mo siya. O ito na, siya na talaga yung gusto mong forever mo. Opo, kasi ano eh, yung mga sign na hinihingi ko po noon. Ah, may mga sign. Halimbawa? Halimbawa na... Anong sign? Ano, yung po sabi ko eh, pagka may tao talagang magtsaga po sa akin, nahintayin po ako, indyanin ko muna, yun na po yun. Nung nade-develop na kayo sa isa't isa, hindi ba sumasagi sa isip mo yung problema mo dun sa asawa mo? Paano yun, siyempre? Every, ano, lalo po pag sa gabi. Oo. May time po talaga na parang, ano, ginigising po ako. Oo. Uh-huh. Tapos nagdadasal po ako sa Panginoon na bigyan niyo po ako ng sagot doon o sign o anong pong gagawin ko. Tapos sinishare po sa kanya. Pinapayuan naman po niya ako. Tapos kung ano po mga plano ko, sumusuporta naman po siya. Ah, anong pinlano mo? Sabi ko sa kanya, sabi ko, babalik ako doon, harapin ko yung tao. Sabi ko, para makipag-ayos na po ako at nang matapos na, para may freedom na po tayo. Para po sa kanya. Anarmen? Matagal na rin kami hindi nagsasama ni Bernard. Akabukod na rin kami ni Sasa. At kukunin ko na rin si Sunny Boy. Ang ganda buhay dito, Sunny Boy. Saan kayo titira? Anong papakain mo sa kanya? Maayos naman yung trabaho ko. Kahit pa paano... So ano? Nagmamalaki ka na? Nakapunta ka lang ng ibang bansa, akala mo kung sino ka na. Eh, alila ka rin naman dun, ah.
Alila na kung alila. At least ginusto ko magpaalila sa ibang bansa, Bernard. Choice ko yon. Choice ko. Hindi nyo sapilitan nyo akong ginawang alila simula nang ginahasa mo ako para maging asawa mo. Nagulat kayo? Ano nga yung paulit-ulit mo sinabi sa akin? Nawala akong kwentang ina? Mas ito tatandaan mo. Sa ating dalawa, hindi ako nagpalaki ng isang halimaw! Bernard! Ayag na ako, Anarmen. Ipapakasal ko si Bernard sa mayaman na negosyante, yung anak niya. Pero akin si Sunny Boy. Akin ang apo kong lalaki. Masakit para kay Sally na hindi makuha ang anak na lalaki. Pero nang matapos ang annulment case nila ni Bernard, nabawi rin naman ni Sally ang kanyang bunso. Nagsama na sila ni Bobby. Mahal. Oh. Mahal, alam mo, ito na yata yung pinakamasayang pagbubuntis ko. Kasi alam ko magiging mabuting ama ka. Alam mo, tayo na, di ba? Kaya, pwede ba? Huwag mo na akong bolain at pakiligin pa. Hindi kita binubola. Seryoso ako. Salamat. Maala ko nga dapat nagpasalamat sa'yo eh. Dahil sumugal ka. At parang naka-jackpot ako sa'yo. At kahit ganitong may edad na tayo... Edad? Ikaw, alam mo, may asim ka pa. Parang ito. Mahiga. Ewan ko sa'yo. Mapabalat na kita. Bobby? Hmm? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Bobby? Ganda-ganda ng future wife ko. Eh, yung future husband ko naman, kinalimutan yung asin. Sandali, kumuha lang nga ako. Oo, kaya ba? Sandali lang. Ha? Oo. Ah! Sally? Bob! Bobby! Sa hospital. Sama na kayo. Ano naman mga pagsubok ang pinagdaanan nyo? Ano po, Tita Mel, matindi. Minsan iisip ko po yung dumating pagsubok sa amin, iisip ko karma. Sabi ko, siguro Lord karma po ito. Pero kung ito po yung karma, pero may dahilan naman po. Kasi ano, nung nagsama na po kaming dalawa, nagkasakit po siya. Tapos yun, nabuntis po ako. Oo, naku, nabuntis ako. Oo po, nabuntis po ako. So, kaya lang po, nakunan naman po ako. Tapos simula nun po, hindi na kami makabuo. Mahal. Mahal, mali bang isipin ko na hindi patas ang buhay? Bakit nung ginahasa ako, wala namang aberyang nangyari? Pero bakit nung nakilala ko na yung tamang lalaki, tamang tao para maging ama ng anak ko, hindi naman siya nabuhay para may mabuo sana tayong pamilya? Sali, lahat ng bagay may dahilan. Pero ito, hindi itong papasuko sa ating dalawa. Biyayaan man tayo ng sarili nating anak o hindi, malaki pa rin ang pasalamat ko sa Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Hmm? Swerte ka talaga sa asawa ko. Alam mo, ako ang mas maswerte. Gusto mo ba na ako pumasok ng trabaho? Simahan na lang kita dito. Naku, hindi na. Ha? Okay, naayos lang ako dito. Pumasok ka na, mahuhunig ka pa. Sige na. Sigurado ha? Oo, okay lang ako dito. Sige na, dali mo na to. Oo. Ayos lang ako dito. Huwag mo na akong intindihan. Baka maliit ka pa. Bobby.
Bobby, okay ka lang ba? Sali, hindi kita makita eh. Bobby, anong nangyayari sa'yo? Hindi kita makita, Sali. Wala akong makita. Wala akong makita, Sali. Nandito ako. Sali, hindi kita makita. Sali. Bobby. Wala akong makita, Sali. Wala akong makita. Ayon sa doktor, napakataas ng sugar level ni Bobby. Kaya unti-unti na palang lumabo ang kanyang paningin. Niresetahan siya ng gamot para gumaling, pero mahirap para kay Bobby natanggapin ang nangyaring ito. Ah! Ah! Bobby! Bobby! Ano ba? Tama na. Wala po ako kalapatan na yung masaya. Tama na. Kailan nakita ko ang babaeng. Ang babaeng para sa akin. Babaeng hindi ako papalitan at lolo ko. Ah! Pag-asa ko. Pag-asa ko para maramdaman na kamahal-mahal ako. Bakit hindi ko siya makita? Ano ba kasalanan ko? Ha? Ano ba kasalanan ko? Bobby, wala kang kasalanan. Ikaw yung pinakatamang nangyari sa buhay ko. Nang dahil sa'yo, nakita ko ulit yung ganda ng buhay. Eto, wala to. Kakayanin natin to. Malalagpasan natin to. Walang kahit ano magpapasuko sa akin na mahalin ka araw-araw. Mahal, maupo ka muna dito, ha? Kunin ko lang yung peche at saka okra kasi sabi nila, magaling daw yun para magpababa ng sugar mo. Sandali. Katatayo dyan, ha? Huwag kang makikilos. Ba't ka to? Nakakakita ka na? Malinaw na malinaw sa Ali. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hey, di ba tayo sa'yo? Ano bang nais ninyo iparating sa mga heartbroken natin daw na mga televiewers? Mga hindi naniniwala sa second chance. Huwag nilang isara ang kanilang puso. Aha. Lagi nilang buksan sa mga kumakatok. Mm-hmm. Isa doon yung forever. Mm-hmm. Talaga, ha? O, ikaw naman, Sally. Ano po, tiwala lang po. Tapos lagi lang po manalangin. At huwag pong mawalan din po ng pag-asa. Malay niyo po, dyan lang po yan nakapaligid po sa'yo. Aha. Maraming salamat sa inyo, Bobby, at saka Sally, ha? God bless you. Po, Tita Mel, thank you po. Marami sa atin na ilang beses lang nasaktan dyan sa pag-ibig na yan. Ang iba nga ay jaded na kung tawagin. Yung mga hindi na naniniwalang magkakaroon pa sila ng kanilang ka forever. Naku, sa aking opinyon, hindi natin kailangan ng ibang tao para makamit ang tunay na kaligayahan. Dapat on our own, maging masaya tayo, may kapartner man sa buhay o wala.
Pero siyempre naman, kung may darating naman na nag-aalok ng tunay na love, kagaya mo lang nangyari kay Bobby at kay Sally. Aboy, dapat din naman natin bigyan ng second chance o nang kahit ilang beses pang pagkakataon ang ating mga puso. Ngayon, bukas at magpakailanman.